Ang nakaraan. Matapos sinagot-sagot ni Jessica ang lalaking customer dahil sa pagkawala ng modo nito. Pero ito rin pala ang naging dahilan para matanggal siya sa trabaho. Mabuti na lamang at dumating itong si Mrs. Amonte para i-offer sa kanya ang trabaho. Ngunit hindi ito magiging madali para sa kanya. Ating ipagpatuloy ang mas nakapanabik na kwento sa buhay ng dalagang si Jessica. Mrs. Amonte, tatanggapin ko po ang trabaho na inalok nyo sa akin. Sigurado ka ba, iha? Oo, Mrs. Amonte. Kailangan ko ito ngayon para sa pamilya ko. Alam mo, iha, napakaswerte naman ng pamilya mo dahil ginagawa mo itong lahat para sa kanila. Heto, iha, narito ang kontrata. Ibibigay ko sa iyo ito. Basahin mo sa bahay. Walang pag-alinlangan at pinirmahan agad nitong si Jessica ang kontrata. Iha, walang atraso nito, ha? Opo, Mrs. Amonte. Nang araw ding iyon, labis naman ang galak ng dalaga sa kabila ng pagkawala ng trabaho sa restaurant. Habang naglilipit ito ng mga ilang gamit, kausap niya ang nakabatang kapatid na si Cyril. Cyril, ikaw nang bahala kay Lola. Marahil ay isa o dalawang beses lang ako dadalaw dito kada buwan. Ate, mag-ingat ka roon. Basta Cyril, ayusin mo ang pag-aaral mo, ha? Ilang buwan na lamang at matapos ka na. Oo, ate, salamat sa tulong mo. Siyempre naman, sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo lang din? Kinabukasan, maagang akong gumising. Marahil sa aking pagkasabik na makita ang batang aking alagaan. Nang matapos na kaming kumain ng agahan ay dumating na ang sasakyan na magsundo sa akin. Ate, ikaw na. Ang yaman pala ng boss mo. Bitbit ni Jessica ang maleta papasok sa loob ng kotse. Good morning, kuya. Good morning din sa iyo, ma'am Jessica. Kuya, pwede bang Jessica na lang tawag mo sa akin? Siya nga pala, kuya. May iba naman tayo. Kumusta naman po ang batang alagaan ko? Mabait ba siya? Sinong batang tinutukoy mo, iha? Yung anak ni Mrs. Amonte, hindi ba? Yung Josh William ang pangalan? Ah, si Sir William ba? Oo, siya na nga, kuya. Ayun, mabait naman pero minsan pasaway. Kaya nagagalit sa kanya si Madam. Kaya kailangan may magbabantay sa kanya, lalo na sa trabaho. Trabaho? Ano ibig mong sabihin, kuya? Nagtatrabaho ba si William? Akala ko kasi bata siya. No, iha. Ang sabihin mo, isip bata. Labis naman na naguluhan itong si Jessica, pero ang naisip niya ngayon ay hindi siya mawalan ng trabaho. Pagdating ko sa mansyon, manghamangha ako sa aking nakita para akong isang prinsesa na sa loob ng malawak na palasyo. Pinikit ko ang aking mga mata, parang isang panaginip lamang ito. Pero nang dumilat ako, nakita ko si Mrs. Amonte sa aking harapan. Jessica, ayos ka lang ba? Mrs. Amonte, pasensya na ho kayo. Anyway, iha, nabasa mo na ba ang nilalaman ng kontrata? Pasensya na po, Mrs. Amonte. Sa sobrang excited ko po ay hindi ko po nabasa ang kontrata. Iha, basahin mo muna para malaman mo kung ano ang dapat mong gawin. Mrs. Amonte, nasaan nga pala si Josh, ang aking alagaan? Jessica, eto na siya, parating na. Binaling niya ang paningin sa labas ng pinto, ngunit hindi niya magustuhan ang kanyang makikita. Jessica, meet my son, Josh William. Biglang nang laki ang kanyang mga mata na makita niya kung sino ang lalaking alagaan niya, ang lalaking nakabanggaan niya sa restaurant noon. Ikaw? Sa dami ng mga lalaki dito, ikaw pa talaga? Babae, anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Ano? Ma'am, ano ito? Ibig sabihin ba nito ay magkakilala na kayong dalawa? Yes, ma'am. Siya lang naman yung babae na binanggo ako sa isang restaurant. Anong ginagawa niya rito, ma'am? William, siya ang magiging personal assistant mo. Lahat ng lakad mo, meeting schedule ay sa kanya mo alamin. Pero Mrs. Amonte, akala ko ba bata pa lang ang aking alagaan? Bakit ang lalaking ito? Jessica, anak ko siya. Hindi ba sinabi ko na sa iyo noon na hindi madali ang trabaho? At dahil pumirma ka sa kontrata, nakasado o na bawal umatras, pero kung gusto mong umatras, ikaw ang bubabayad sa amin. Ma'am, paano kung ayaw kong pumayag sa balak mo sa babaeng iyon? O William, wala kang magagawa dahil kung ayaw mong pumayag, siguradong wala kang makukuhang mana sa akin. Sa Jessica na ang bahala, lalo na sa mga allowance mo. Ma'am, bakit mo pinagkatiwala sa kanya ang allowance ko? Ma'am, hindi mo alam ang ugali ng babaeng iyan. Anak, may tiwala ako sa kanya at piniguradong titigil ka sa mga alokuhan mo.
sa ayaw at gusto ninyo, wala kayong magagawa dahil nakapirma ng kontrata sa Jessica. Kailangan nito pa rin iyon. Tahimik lamang kaming dalawa at hindi nakapagsalita. Gusto ko sanang umayaw dahil ayaw kong makita ang taong ito na naging dahilan ng pagkawala ko sa trabaho. Jessica, kung si William man ang dahilan kung bakit ka natanggal sa trabaho, ay humingi ako ng pasensya sa iyo. Hayaan mo at dudublihin ko ang sahod mo. Ma'am, bakit mo naman ginagawa ito para sa kanya? Siya lang din naman ang may kasalanan eh. Anak, enough, okay? Basta, iyon ang napagsunduan natin. Maliwanag ba? Ano kaya ang magiging kinalabasan sa tagpong ito? Magkasundo kaya ang dalawa na parang aso at pusa? Kaya naman, huwag nating kaligtaan ang kasunod na eksena sa buhay ni na Jessica at William.